po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Bali, ang vlog po natin ngayon ay papaitagan natin na asin, tubig at bigas. Yan. Kung naalala nyo po dati, nung bago kami maglipat, sinanong ko po sa inyo kung ano ang pwedeng maunang dalin sa paglilipat. So, dahil sa pagkakaalam mo nga po, ito naman kasabihan lang naman. Sabi nga, try lang natin, wala namang mawawala. So, bali nga po, asin, tubig, tsaka bigas. So, kung makalipat na po kami dito, mga 3 days lang, so, may blessing na kagad. May nag-order na kagad siya. So, siguro, totoo nga po, or nagkataon lang, basta bahala na. Sabi nga, try lang natin, wala namang mawawala. So, yun nga po, after na makalipat namin, 3 days, may nag-order na. So, napakagandang panimula po noon sa amin, sa akin. So, sana lang tuloy-tuloy. So, bali, hindi naman po ganun kalaki yung order, pero sabi ko nga po, kahit maliit, kita na rin. So, bali, 3 putahe po yung order niya. So, pansit, bihon, full order. Tapos, kare-kare, fork, kare-kare, full order din. Tsaka po yung barbecue ribs, full order din siya. So, napakalaking bagay po nun para sa amin. So, alam nyo na, ala pa naman tayong trabaho hanggang ngayon. So, pakikita ko po sa inyo, at kung papakita ko po sa inyo na i-prepare ko na lahat para mamaya tututuin. Bali, 3 o'clock po ng hapon ng pick-up, delivery, pick-up ng order. So, bali, Pilipino po ang nag-order. So, siguro mayroong birthday or handaan na magaganap. So, yun po. Siguro, totoo, sigurong pwedeng nagkataon lang, pero alin po sa dalawa, siyempre kailangan magpasalamat tayo dahil biyaya po yun. So, ipapakita ko na po sa inyo ang ating na-prepare para mamaya tuloy-tuloy na tayo ng luto. Sabi nga, lutuin na natin at baka lutuin pa ng iba. So, bali, ito nga po pala yung barbecue ribs natin. Makamarinita po siya. So, medyo matagal-tagal po ito. Siguro mga 3 oras mahigit. So, madali lang naman po kasi once na maisa lang mo ito sa oven, titingnan-tingnan na lang. Tapos ito naman po yung para sa ating pansit. So nahiwa ko na rin po yung mga gulay. Kasama na po siya dyan. Tapos yung ating pong pangsahog na chicken. Ayan. Ito po yung barbecue sauce natin. Yung pampapahid natin mamaya dun sa barbecue habang niluluto natin. Tapos ito yung gulay, talong, lettuce. Tapos yung beans po, nasa loob pa ng rep. Ayan po yung ating pangsabaw sa pansit, pinagpakuluan ng buto ng manok. Tapos ito po yung sa kare-kare. Ayan, pinagpakuluan ko na para mamaya madali nang mag-isa. So dahil isa po ang ating unang customer dito sa bagong bahay na nilipatan namin. So, papasunuran ko po siya ng chicharon, balat ng manok. So ayan, libre na po yan, pasunod na. So sana magustuhan niya. So bali medyo maaga pa po dito,
check ng oras. So bali 8:30 pa lang po ng umaga. So medyo mahaba pa ang oras natin. So hintay-hintay ko na lang po mga medyo lumambot itong aking pinapakuluan. Tapos pahinga muna. Tapos luto na tayo maya-maya. So antabay lang po. So mag-start na po tayo. Preheat po muna natin ang ating oven. Ayan. Bake muna tayo. Ayan. Si Heidi. Bali yan po, naka-preheat na. So siguro mga after to 5 to 10 minutes pwede natin isalang. So bali ito po, dito natin sasalang yung ating barbecue. Although wala po akong tray na medyo malaki. So ginawa ko na lang po ng paraan. Kumuha ko ng isang aluminum tray. So ito, sinira ko na lang sa gilid para kumasya. So dito lang po natin ilagay. So lagay na po natin dito. So nakumasya. Tapos po muna tayo ng ating kamay. Ayan. Pwede na po nating isa lang. Samantala lang naman po ito, siguro po nakakita ko ng medyo malaki-laking tray, bibili na lang po tayo para wala tayong problema sa pagkasalang ng ganitong barbecue. Kung isang order, isang span lang po yung order, okay na, meron tayong tray. Pero pag kayong ganitong dalawa or kung mahigit pa sa dalawa, yun, mahirap na kasi medyo kailangan po ito isang salang lang eh. Tagal-tagal din po kasing lutuin. So ayan, hintayin na lang po natin na init ang ating oven. Ang sabi, papa, nasaan ang ating spray na mantika? Saan napunta? Hindi mo lang may kabe. Ha? Yung spray na oil. Ito lang oil. Na-spray na natin. Siguro pwede na po natin isa lang. Medyo mahintarin lang nating oven. So, isa lang na po natin. First 1 hour po muna. So
oras na ba? So, past 10 o'clock po. 1, 2, 3. Siguro mga 1 o'clock. Ito na. So, sakto-sakto lang po kasi ang dating ng kukuha is 2 o'clock. So, antabay lang po tayo. So, yan po ang ating chicharon na balat ng manok. So, bali na i-vlog ko na rin nga po pala ito. Lahat po ng lutoy natin ngayon ay sana i-vlog ko na. So, magiging paulit-ulit na lang po tayo. Kung sa mga hindi pa po nakapanood ng aking mga video, so, try nyo na lang pong panoorin. At nandoro naman po lahat. Pati itong balat ng manok, kung paano. Ayan. Kailangan po, naka-ano siya, deep fried. Para crispy. So, bali ito po siya, oh. Tikman natin. Sarap. Ang lutong. Ang yaman. So, bali, inuna ko na po itong chicharon. Para mamaya, hindi na masabay doon sa ating lalutuin. Sarap. So, bali, okay na po itong ating chicharon. Ganun lang po siya kadali. So, bali, sunod ko na po yung kare-kare. So, nag-isa lang po tayo ng sibuyas, tapos bawang. Ayan. So, bali, naka-first 1 hour na po tayo. Balikta rin natin. Balikta rin po natin para yung nasa ilalim naman ng So, bali ito po, na-blast natin yung ating beans, talong, tsaka po itong lettuce. So, lettuce po ang ginagamit natin kasi wala akong pechay dito. So, ayan. Sulit na po natin ang ating sauce para sa ating kare-kare. So, bali ito na po yung ating kare-kare. So, tapos na po siya. Ayan.
So bali isundot na po natin yung ating pancit. Yan, nag-isap po tayo ng bawang. Isundot na po natin itong ating chicken. So, bali ayan po, nailalagay na natin yung ating mga gulay para sa ating pansit. So, i-half cook lang po natin siya para hindi siya malapsa. So, ayan, pwede na po siya. Kumuha tayo ng konti para meron tayong pang toppings mamaya. Para may presentation, maganda ang presentation natin sa ibabaw. Pwede natin ilagay yung ating noodles. So, bali ito nga po pala yung brand na ginagamit ko. Super Q Golden Bihon. Maganda po ito, hindi siya malabsa. So, Golden Bihon, baka naman. So, ayan po.
make sure lang po na naghiwalay-hiwalay po yung ating noodles. Natin ang spring onion plus saan na yun? Ipon natin ang sesame seeds, sesame oil para mas lalong bumango at sumarap. Tikman po natin kung ano na. Yaman. Tignan po natin itong sabaw. Ayos na, ang buto-buto. Ang pansit natin. Bali, hintayin na lang po natin yung ating barbecue. So, bali, magto 2 hours na po siya. Saglit na lang din. So, bali, ito na po yung ating barbecue. Bigyan lang po natin siya ng barbecue sauce. Tapos, ibabalik po natin ulit siya sa oven. Pwede rin pong sandok, kung may brush kayo, pwede rin gamitin. So, ginamit ko lang po muna itong sandok para marami kong mailagay. Pero mamaya po, pag maluluto na, so brush na lang ang gagamitin natin. Hanggang isang oras at kalahati pa po. Tagal pa. Nating i-bake. So, ayan. So, nauli natin sa ating oven. Ayos! Wait na lang po natin maluto. Ano po ang ating pansit?
Dahil ito po yung sinasabi ko kanina. Yung ginawas nating gulay. Narito na natin sa ibabaw. At yan po ang pinaka toppings niya. Para maganda ang presentation. Natin ng konting parsley. Lemon. Wala po tayong kalamansi eh. Lemon na lang. Pansit. So, ayan po. So, bali ito na po yung barbecue natin after 2 hours and a half. So, siguro po mga ano pa tayo, mga 1 hour pa. So, ayan. So, pakitalik-talik na po natin. Yung kabila naman ng maluto. Oop. Ayan. Ayan. So, ayan po siya. Konti na lang.
balito naman po ang lalagyan natin. Natin. So, balayan po yung ating chicharong balat ng manok. So, bibigay lang po natin niya sa nag-order. Parang pinaka-free. So, ayan po. Sarap, potok-batok. So, bali ayan na po yung ating barbecue. Nabot po siya ng 4 na oras. So, ayan po. Ayan. Diba, sarap. Sakto. So, bali dito na po nagtatapos ang ating video. Bali dumating na rin po yung nag-order. So, na-pick up na rin po. So, okay na po siya. So, muli po, maraming salamat sa panonood. At ingat na lang po tayong lahat. And God bless po. Bye-bye!